Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid kong nanonood ngayon sa live stream ng ating mini recollection sa ating parokya. Nais ko pong sumunod na ito sa panalangin at pagbabasa ng Salmo. Sa ngala ng Ama at Anak, Espiritu Santo, Amen. Ang ating mabuting Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagabot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda na kalooban, mabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung ibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, kayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, kayong din siya nahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mabagin at namamagandang loob sa amin, kami ay sumasamo sa iyo na kami patuloy mong kalangain at kabayan, lalo na sa panahon ito na dumaranas sa kami ng kapighatian, sakit, at karamdaman dulot ng COVID-19. Sa iyong mapagmahal ng puso, tinataas namin ang lahat ng aming manaing. Huwag pauwi mong lahat at ibalik kami sa iyong kalungan kung saan kami nakakaranas ng pagmamahal at kapatawaran. Ang lahat nito ay nilinlangin sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, marahil ay nagtataka kayo kung bakit kami mga pari ay nagdaos na ganitong panayam na tinatawag naming mini recollection. Kung inyong natatandaan, noong March 20 ang dapat na siyang ating recollection ng bayan, araw ng Biyernes, alas 7 ng gabi. Subalit ito ay na-cancel at lahat ng mga activity ay nawalan na ng pagkakataon na ating may sakatuparan dahil sa lubos na paglaganap
na pandemyang ito na dulot ng COVID-19. Kaya naman, minabuti namin yung mga pari dito sa Santa Ursula na muling ipatid sa inyo. Ang mga karanasan at mga munting kalaman tungkol sa relasyon natin sa ating Panginoon na nagpakasakit, pinako sa krus at namatay at muli nabuhay para sa atin. Yan ang regalo sa atin ng ating mabuting Diyos na nagmamagandang loob lagi sa atin. Para sa akin, ang recollection na ito ay lubos na kakaiba sapagkat sa akin nalalapit na 25 taon sa pagkapari, ngayon ko lamang napagtanto ang kabiyahan ng di pagkakaroon ng recollection sapagkat ang buhay namin noon sa seminaryo taon-taon at madalas din buwan-buwan ay mga may recollection at retreat na ginagawa maging sa panahon na ako'y naging pari na. Inaabot ito ng 3 hanggang 5 araw sa loob ng seminaryo. At talagang ang pagsabuhay, ang pagpasok sa gawang ito ay talagang pinaghandaan na maisakatuparan at panatilihin yung katahimikan hindi lamang sa ating kapaligiran kundi lalo tigit sa ating kalooban, sa ating puso. Isipin na lamang natin ang isang linggo o 5 araw na pananahimik sa loob ng seminaryo. Walang pag-uusap na mangyari. Ang mga panayam ay siya lamang narinig na ingay. Sa maghapon hanggang magdamag, tahimik ang lahat. At nakatoon ang puso, isip at kalooban sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. At kung ating pagnanilayan sa panahon ito, kung saan kami ay nagbabahagi ng mini recollection na ito, ay may kukupara na sa ating pagiging nasa loob ng enhanced community quarantine ay nagaganap din ang time team at timing na pakipag-usap, pakipag-ugnayan
pagbuo ng panibagong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Panahon ito na kung saan ay pumapasok na tayo sa mga mahalang araw. Ang tanong ito na kung saan tayo ay dumaranas ng mga sakripisyo katulad ng ginawa ng Panginoon. Sakripisyo natin sa ating panahon na tayo'y walang ginagawa na trabaho sa ating buhay, na tayo'y nanatili sa ating tahanan. Yung pagdanas natin ng pagkabagot at kalungkutan ay pwede nating iakma sa dinaranas nating Panginoon. Nagninilay tayo at tinitim na nagdarasal hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi maging sa ating buhay, sa ating mga karamdaman, hindi lamang para sa ating sarili, panalangin din para sa ating kapwa. At dagdag pa rin ang nagbabadya na maaaring maranasan ng lahat ang kagutuman kung hindi mapapawi sa itinakdang panahon ng ating pamahalaan ang pag-api sa pandemya ito. Ang COVID-19. Kaya talagang kailangan natin ang lubos at malalim na ugnayan kay Kristo bilang siya ang ating Panginoon at ang ating buhay. Kaya ng pagbasa ngayon sa ating Ebanghelyo na si Kristo ang buhay, ang kaloob ng Diyos na dapat nating paniwalaan at sapalatayanan at sa buhay ang kanyang mga salita. Ito ang panahon upang tayo ay lalong lumalim sa ating ugnayan, sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Tandaan natin, ito ay ginawa ng Diyos hindi para lamang tayo ay pakitaan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pagligtas sa atin, kundi nais niyang madama natin kung siya bilang ating Diyos ay tunay na mabagin at nagmamagandang loob sa atin. Hindi ba ito'y
lubos na nakakahanga sa Diyos na walang inisip, walang ibig na gawin, kundi tayo ay papasapiling niya. Di pa man tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ay nandun niya sa kanyang pagiging natural bilang Diyos ang pagiging mabagin. At kaya pa niyang magkaloob sa atin ng kanggadahang loob. Sinong Diyos ang makakagawa nito para sa tao na mabag at magmagandang loob sa atin? Kaya, mga minamahal ko, mga kapatid, sa panahong ito, kung saan ang anak ng Diyos ay nagpapakasakit at dumaranas ng kapighatian, kalungkutan, at isa lahat ay nag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Naway tugunan natin ang Diyos na mabaging at nagmamagandang loob sa atin ng karapat-dapat na tugon bilang tunay na tinatawag na mga anak ng Diyos. Sa panahon ito, sikapin natin na tugunan din ang Panginoon na ating kapwa ang pagmamalasakitan, ang sakripisyo na kaya pa nating iaral para sa kaligtasan ng iba, lalo na ang nagbabadyangang kagutuman. Matutong magbahagi, lagi isipin ang kapwa, ang kapangkakanan ng iba. Yakapin natin ang yakap ni Kristo para sa atin. Ang magkaloob din tayo ng pagmamahal at pagliligtas para sa ating kapwa. Sugdudan na ito ay magbunga nating sariling buhay, alang-alang sa pag-alay at pagmamahal natin sa Diyos at pagtugon sa Kanyang kalooban. Natop din sa ating buhay Kanyang mga salita. Patuloy tayong manalangin. Ipagdasal natin hindi lamang ating mga mahal sa buhay, kundi ang lahat ng ating mga kababayan, yung mga taong talagang nasa frontliners na handang mabuwis o nagbuwis na ng kanilang buhay para sa higit na nakarami. Naway magsibing ito ay ating inspirasyon upang katulad nila ay magapanan din natin ang tungkuling natin sa atin na sundan si Kristo
ang ating buhay, daan at kaligtasan. Wala ating sama sa anak, Espiritu Santo, kaparanan ng unang-una, ngayon at magpasaulanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.